So guys, grabe, wala na akong makuha masyado ng pagkain dito. Ngayon yung ginagawa ko, pinapastol ko na lang muna yung mga kambing para may makain sila. Tapos, pinapastol ko ng umaga, pagkatapos pagkahapon, ganun din. Pinapapasok ko naman sila. Kailangan talaga i-monitor kasi nga sa yun wala masyadong makakuha ng pagkain. Tuyo na rin talaga para hindi sila makakain ng mga tanim na gulay dito sa mga tanim na mga gulay sa mga kapitbahay. Tapos mga ano dyan, mga halaman. Kaya yun yung ginagawa ko. Kasi kung isustain ko lang sila ng mga pagkain na makukuha ko, wala na rin halos makuhaan. Kasi tuyo na rin. At ayun, mas okay na bitawan ko lang, tapos bantayan ko lang. Mga ilang oras na mapakain ko, ipapasok ko na naman para makontrol natin yung mga alaga natin kaming. Kasi pagpabayaan lang, delikado rin. Kasi baka makapamirius yun ng mga pananim ng kapitbahay. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon guys. Ngayon, pinastol ko muna sila. Mamaya ipapasok ko. Sa umaga ganun din, pagdating ng hapon ganun din para kahit pa paano may makakain talaga sila. Ayun sila oh. Tuyo na kasi guys, grabe. Oh, halos wala na rin makain. Pero kung bitaw lang sila, marami silang kinakain, kahit yung mga tuyo-tuyo, binibira nila 'yan. Ayun yung kagandahan kapag bitaw yung kambing. Medyo challenging lang ngayon talagang tag-init. Pero yun nga, pagdating naman ng tag-ulan, babawi naman yan sila. Marami na rin sila makain sa loob. Ngayon kasi sa labas sila. Sa labas ng bako, dito binabantayan ko lang. Ilog kasi malapit dito. Para hindi lang makatawid sa kabila kasi may mga pananim yan doon. Yun yung ginagawa ko ngayon. Ayan sila guys, oh. Ayan sila. Binabantayan ko lang talaga para mamonitor sila. Ayun, in-update ko lang kayo about sa pag-alaga ko ng kambing. Kasi medyo challenging lang talaga ngayong tag-init. Yun yung ginagawa ko sa ngayon. Na yun, hindi para makalist ako kasi wala na lang makuha ng pagkain. Binibitaw ko sila, pinapastol ko sila, pinapapasok ko lang sila mga sa umaga, dalawang oras. Pagka ipapasok ko naman, paghahapon na naman. Para lang mamonitor natin kasi responsibilidad din natin yan. Para hindi sila makapamiris yun ng mga pananim ng kapitbahay. Kasi alam naman natin yung mga kambing na talagang makukulit yan. Talagang yun nga kapag may mga pananim makakain nila ay mahirap din yung kapag ganun. In-update ko lang kayo, abangan nyo lang yung mga karagdagang update ko pa dito kasi sa darating na tag-ulan kung ano na naman mga adjustment yung gagawin natin. Marami pa akong ituturo sa inyo mga tip in tutorial about sa pag-aalaga ng kambing. Abangan nyo lang guys, sabihin nyo ito, in-update ko lang kayo at maraming salamat sa mga nanood, nag-support ng aking YouTube channel at peace.